Kayoy. Seven to Bentan, ma'am. What? At sa Kaytarya? Sa Kaytarya po. Pero, aman man noon na tumukyo may proper procedure, ma'am. Diyan po na ajad, parang tatanong, ma'am, kailangan ang sa Kaytarya. Walay 300,000 na tondos tayo. No, Chago. Lumamauran 250. 250? Oh. Kami, aman sir, ami amin sa Agamanisha, say 15 kilos. Aga undugad sa Kaytarya, ma'am. Ah, paano tinusabog tanim, may kulang. Sa isabog tanim, sir, talagang aga undugad, sir, 15 kilos. Katong i-recommend kami ang ganon ton hybrid o anton bine, times to tayo na isabog. Pero ay, dito tayo, sir, si Katoy isang kauna-una na probado na expert ang pagdating isabog tanim. Pero sir, wala libre binili saya. Ah, walay libre timbin eh. Basta, rehistrado kin Parmarad, Municipio San Carlos. Ay, siyempre eh. Kasi si Madam Jona, ang orderan si kami, ang piano na subok yung mat. Okay, hindi po eh, para si kayo, ikinin si kami. Malapot kumpanya. Malapot kumpanya. Wala, walay demo mi, sir. Balot, ang kuniba, gano'ng kami gano'ng sabi. Ang gabay sa mga akot si kayo na itanta kayo, piano alaga rin yung simbabi. Oh, ako gabay sa natural. Pero no makalagar kayo, idanta kayo demo me. Pero kung iba ganon tong bulan. No, si Pedro yung Agusto, di ang gapula. Di ba, reserta? Ang gapula. I-reserva tilat, mga latilat, di ita mga iter matira. Pero, dyan sa kaya atin, sir, mga pigaray, ito yung may salapit yung kinpilang. Sa isa lapit ito, sir, ma for average po niya, 18. Ah, 18 ay bawat sa peso nyo. Oh, pero no, di man kasi San Carlos, sir, nang tinalimi ng bilang, man average na ba ng 14 to 16? Kasi tumando may factor na kin, sir, irrigated tan, water pump. On, duman. Pero no, nanong nang yumat, sir, no, irrigated tan, water pump, ito yung alam mo pa na raw yan sa performance. Ano lang, kasi ayan, sir, may kabagamay ito yan. Ilan yung ahinditan? Ay, ama hinditan sa ganito. Balibalid lugar na San Carlos kasi rin, Ben. Napakita nila. Alatan si KG dito, sa kabagabay ito, nanaw katagatan. Aya, medyo aliwan si Katoy. Tanong malay-nay, nanaw katagatan. Katon, unya hanggang tengar mangarga. Basta, na-interty may proper nutrients na kailangan na bini. Ganyo kami nutrients. Sa nutrients tayo, sir, katong watan to province ta, watan may corporate farming. Kung piano, makatulong kasi ka tayo ng farmer. Doon ka, sir. Tatanong ka ba yung nutrients na iter at tanaman, wadjay province, sir, sir Rodel, ya, makatulong kasi ka tayo. Okay. Piano, makalis, di tayo sa nagastos. Okay. Wait, tapos din eh. Balang ko, pati si kayo may iter. Sir. Piano. Sir, ako di ba na, sir, ha? Sa ito dalawa. Sa gisi na ba, ma, sir? Sister dalawa, Jollibee spaghetti. Tama na dalawa. Tama na. Pero malambo mo yan, sir. Tutong tungay bala, sir. Alamit mo yan, sir. Sa kalakipan kasi tayo, sir. Sa turok sa alupas ito. Tutong na yung harvesting. Tiglaga pag sir. Timbang kulay. Ayaw mo. Sir, matanong ko lang po, ano po ba yung ano po nitong field day po, di ba? Parang field day po. Graduation mass po ng mga beneficiary ng province po. Kasi itong event ngayon, sir. Bali, ano siya, sir? Programa to ng province ng Pangasinan na headed by Governor Cueco na yung halos lahat ng farmer na nag-comply po sa kanila, pautangin po nila ng abono, pahiramin nila. Okay. Sa buong Pangasinan yun, sir? Selected site lamang po kasi ano na lang, pilot project pa lang naman po. Bali, hindi ako nagkakamali, 11 sites po lang po. 11 sites. Oh, kasi possible, sir, baka may makapanood ng ano natin ito, maghanap din sila. Siguro, maibabanggit nyo ba, sir, kung ano? Hindi ko po mababanggit, sir, kasi ang naghahanap po talaga niyan, sir, is yung private.
province of Pangasinan. Ah, province of Pangasinan. Opo. Tapos ibinabato nila sa bawat munisipyo, parang ganun. Opo, sir. Parang ganito, sir. Ang selected na pinagkandakan nila ng project is Calasiao. Ngayon naman po, okay. Sinundan lamang po nila yung barangay na irrigated at napagbigyan ng mga hybrid variety. Napagbigyan ng ano, hybrid na variety. Ngayon sir, ano naman po itong ano, pinapakita nyo sir na ano? Ito po yung variety. Hybrid variety ng Seedworks na talagang ipinagmamalaki po namin. Gawa ng ito po ay Tatag Hybrid. Ah, Tatag Hybrid. Opo. Kaya ko po nasabing Tatag Hybrid, gawa ng hindi po siya basta-basta nagkakasakit. Hmm. Matibay po sa pang-insekto, sa pang sakit po ng palay. At hindi po basta-basta dumadapa. Hindi basta-basta dumadapa. Opo, kasi ang drought tolerance po siya, hindi po kagaya ng ibang hybrid variety na kapag sobra sa tubig or kulang sa tubig, ilumalambot yung puno na sanhin ng pagkadapa ng palay. Opo. Pero napapansin din po natin, sir, parang medyo... Ano po bang nangyari dito, sir? Sa ito, sir, kaya dumadapa kasi over na siya sa edad po. 120 days na po siya. For harvesting na po talaga sana siya. Ang problema lang po, pinahold lang po namin para may showcase po kami sa event na to, sir. Ah, sa may event na to. Pero wala naman pong problema sa farmer kasi subok na po niya yung 82. Talagang hindi po lagasin yung bunga. Kahit wag-wagin niya po ng ganito, sir. Hindi po talaga nalalaglag. Hindi siya nalalaglag. Tapos nabanggit niya, sir, parang mabigat po yung ano niya, sir, no? Mabigat yung itong mga butil niya. Mabigat po siya, sir. Doon po, sir, sa pinagkandapan ng venue, kulang 1,000 square meter, nakakuha po sila ng 14.5 kabans at 58 kilos per kaban po. Oh, mataas. Kung sa 1,000 square meter. Nirate po siya namin ng 1,000 square meter, per hectare pala, sorry. Per hectare. Nag-average siya ng 8.2 tons per hectare. Per hectare, 8.2 tons. Opo, party, yun po, sir, marami pa pang pinagdaanan to kasi infestation po ngayon ng talakitik na tinatawag nila. Kaya po kami as a private company po, affiliated kami kung saan ang project ng province o region po. Kung napili po ang hybrid variety namin, tutulong po kami na mag-educate at parang tulungan po yung farmer para mangalaga ng aming variety. I see. Mga actually, sir, farmers. Itong 82, sir, lagi naman na pong ibibigay yan, sir, ng Department of Agriculture sa mga munisipyo. Marami lang po talaga kasing mga farmer na hindi pa po alam ang tamang pangangalaga ng hybrid. Kaya po nandito po ang mga kagaya namin, sir, sa mga demo para i-share po namin yung mga nalalaman po na kaalaman o technology ng pag-aalaga ng hybrid. Pag-aalaga ng hybrid. Kaya pala, ano, sir, kanina in-explain nyo sa kanila na which is, ano po, kumbaga, halos karamihan ba, sir, ng hybrid or ilang hybrid lang ang naitanim dito para malaman? So far, sir, kasi farmer's choice naman ang nasusunod dito kasi anong variety na gusto nila. Yung ibibigay at supply ng abono ng Pravid. Isa po yung hybrid natin na napili kasi subok na po talaga nila, sir. TH82. Bago lang po ba to, sir? TH82 or ano na siya? Matagal na po siya, sir. Matagal na siya. Opo. Bali, ang ano, sir, ang kinagandahan po nito, sir, kung may search po nila sa Facebook yung dati naming packaging, may nakalagay po doon na approved for direct seeding. Kahit direct seeding pwede. Opo, siya lamang po ang hybrid na aprobado po ng mga eksperto pagdating sa sabog tanim. Kasi pag sabog tanim, dikit-dikit yun, sir. Opo. Kasi kaya po nire-recommenda namin sa sabog tanim. Kasi alam naman po natin, pag sabog tanim, rain-fed area mostly yan. Yes. Natutuyuan ng tubig. Tutuyuan ng tubig. Upland. TH82 po, ang isa niya pong karakteristik, matibay po sa tagtuyot. Tagtuyot. Kaya kahit mabibitin ng tubig o upland mo itanim, walang problema po. Walang problema. Yun yung kagandahan naman. Yung kinagandahan po ng mga yung variety namin kumpara sa iba. Yung iba, hindi naman po kasi
ng hybrid na adaptable po sa pagtagtuyot o pagkabitin ng tubig. Yung sa amin po, isa po ang pinaka-characteristic niya is pag natutuyuan ay gustong-gusto niya po. Ah, okay. Kagaya po ng ibang variety kasi sir, yung ibang variety gusto niya yung luglugan o yung matubig. Matubig, po, yung hindi natutuyuan. Hindi natutuyuan. Yung kumbaga, lagpas lang yung tubig sa land, ay sa ano, lupa, parang ganun. Pero yung sa atin sir, yung sa THE dito, 100% po. Garantisado. Nakapagkandak na rin po kami ng demo, napatunayan na rin po namin sa rainfed area na si THE dito maganda. Sa katunayan po sir, kahit magtanong po tayo doon sa LGU San Bayambang po. Bayambang. Nagkandak po kami ng nagpagkandak po sila ng rainfed area. Sa rainfed area kung sino pinakamataas umani. Number one pong THE dito. Pwede siya sa ano, mga bundok sir, no? Sa matataas na parte na umaasa lang sa ulan. Actually parang sir, sa bundok sir, pwedeng-pwede po talaga siya. Sa katunayan nga po, isa po si Manny Piñol na nagpatunay po na talagang upland area farming po siya. Ah. Using our variety. Mm-hmm. Kung kahit isearch po nila sa Facebook, Manny Piñol, ipinopromote niya po ito sir kasi ito talaga, nasubukan niya sir. Nasubukan niya. Opo. Para sa mga farmers natin na nag-ano. Ito sir, maano naman siya sa abono sir? Or malakas ba siya sa abono? Yun or paano po, ba yun? Ano? Yun po ang maganda yung katanungan sir. Uh-huh. Ang fertilizer recommended po ng company namin is 10 bags per hectare. 10 bags per hectare. Yun po is general recommendation po namin. Kahit hindi nag-soil analysis? Yun, general po ibig sabihin, yun po ay nire-recommenda ng kumpanya namin. Kumpanya. Pero hindi naman po kasi pare-parehas ang klase ng lupa. Yes sir, yes sir. Nasa farmer na po yan kung ano susundin niya po yan sir. Kasi kung nakikita niya pong sakto na po yung pagkakuha ng nutrients ng palay niya sir o sakto na po yung pagkaberde, bakit niya po kailangan sundin yung rekomendasyon namin? Yan. Kasi po meron pong mga lupa na hindi po kinakain ng urea. Meron naman pong lupa na hindi kinakain ng sulfate. Dito po ang general recommendation namin more on triple 14 kasi low dosage ng nitrogen ang kinakailangan niya. Ah dito. Opo. Para po maglaman sa bato. Kung papansinin niyo po sir. Talaga pong may laman po sa batok. Ayo, yun na. May laman siya sa batok. Opo, yun ang kinagandahan po. Kahit sabi po nila kasi pag mahabang uhay hindi po naglalaman sa batok. Pero may laman po siya hanggang batok. Ayun yung kagandahan naman niya. Opo, sir. Sige, sir, para at least may ano natin. Eh, sino pwedeng makontak naman, sir, pag for example may magtatanong na farmers sa ano kung paano makaka-avail naman daw nito. Pwede naman po mag-message sila sa group namin sa Facebook, Sedworks Philippines na po. Pero pwede na rin po nila akong kontakin para sige, i-relay sir. Ko na lamang po sa mga kasama. Sige sir, kasi pwede po. Ang kampanya naman po namin, nationwide po yan sir. Nationwide, tama. Opo. Kagaya po ng ibang kampanya po na kilala nyo po na hybrid company. Bali, nationwide din po kami sir. May number kayo sir? Pwede banggitin na dito sa ano natin sir? Opo, ang number po ko po 0966-790-3801. Opo, kung sa Pangasinan po kayo sir. Apo. Anywhere po sa region 1 or region 1 kasi po region 1 ng area ko po. Apo. Anytime po kung may problema po kahit nakakuha kayo ng binhi namin, pwede po namin kayong pasyalan para matulungan po kayo kung paano po ang tamang pangangalaga ng hybrid. Pero kung labas naman po kayo ng region 1, wag po kayo mag-alala, sabihin nyo lang po yung pangalan nyo at address. Pupuntahan po namin kayo sa aming sa malapit. Samahan. Okay. Na sige, nakerya doon po malapit. Ano po nga po ulit pangalan niya sir? Robin po. Robin Silidyo. Silidyo. Okay, sige sir, maraming salamat po. Thank you po. Okay po. Pag sa seed work mga kasaksi, ayan, pwede nyo pong kontakin sila sir.